So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito ulit tayo ngayon sa Taurus Bike Shop para sa panibago na namang bike check. So balita ko may mga dumating na bagong bike kahapon. Isa na rito yung Tosic Bruno na 27.5 small saka 29 medium. So hintayin lang natin na humupa yung tao. Kanina napakarami niyan eh. So para may pagpwestuhan tayo ng bike dito. Ayan, diyan tayo magpapwesto ng bike para i-bike check. Ang Tosic Bruno. So pangalan na pangalan pa lang, Bruno na lalaki. Yan, Bruce ko 'yan. So diyan lang kayo guys, samahan niyo ako mag-bike check. Ayan, binaba na. Ayan oh. Ayan ang ating bike check. Ang Tosic Bruno. Yan, 29 yata 'to, hindi ako nagkakamali guys. Yan. Pero may available na 27.5 small. So yan guys ang ating Tosic Bruno na 27.5. So bike check tayo, sisimulan natin sa kanyang frame. So kung makikita natin ang frame niya ay rose gold kung hindi ako nagkakamali. At internal cabling ang kanyang frame. Ayan kung makikita ninyo, naka internal cabling tayo. So simulan natin, naka internal cabling ang FD. Sa kabila naman ay yung kanyang RD. Ayan, medyo malabo lang yung camera natin. Ayan. At yung kanyang preno dumaan sa ilalim ng down tube. Ayan. Ayan o. Oh. So, punta ngayon tayo sa kanyang head tube. Ang head tube niya guys, ito kagandaan ito. Built bikes, presyong budget mail, pero naka-tapered ang kanyang head tube. Kung makikita nyo, magkaiba yung size nung ibabaw sa kanong ilalim. Siyempre, gawa yan ng Tosic. Ayan, tapered. Tapos integrated ball bearing. Yan. Punta naman tayo guys sa kanyang top tube. Oh. Ayan, oh. Ito yung makikita nyo yung top tube. So yung top tube may lining na item. Siyempre sa ibabaw makikita ninyo ang brand name na Bruno. So pangalan pa lang lalaking lalaki na. Uy, Bruce kung Bruce yan. Pero Bruno ang nakasulat. At dito may makikita kang new super sport. Yan, hindi ko alam yung ibig sabihin niya. So kung tatagalogin natin yan, bago at sports yan. And then dito sa kanyang bandang malapit sa seat tube may parang square or sabihin natin diamond yan. Basta kung ano man yan. At meron tayo ditong silver na lining. At dito sa kanyang seat tube may makikita tayo dyan maraming uod ng pagkaka-welding. Siyempre winelding yan, hindi naman dinikit yan eh. Yan, no? At sa kanya makikita natin ang size ng ating frame ay small 15.5. So sa mga nagtatanong sa akin yan na mga frame na pwede sa 5'2, 5'3 yan. So tama itong size ninyo na small 15.5. At may nakasulat dyan na aluminum light 60-61. So napakagaang nung frame na to. At dito sa may bandang bottom bracket may makikita tayo dyan uod ng pagkaka-welding yan. So punta tayo sa kanyang chainstay. Meron ditong sulat na wave. Yan o wave oh. So mag-wave ka daw sa tuwing makakasalubong mo ang bike na to. Ayan. At dito sa kanyang drop out. Ah, tama, drop out. So medyo kakaiba yung drop out na nakikita ko dito. Eh medyo laki niya, oh. Laki. Tapos dito solid na aluminum to. Dito lang siya merong sabihin na natin butas dito sa tubo na to. Tapos dito merong pagkaka-welding. At meron ditong nakalagay na CIS, cable inside system. So yung iba nakalagay dito cable routing, pero dito sa Tosic nakalagay ay CIS cable inside system. Hindi to printer guys ha, baka isipin nyo printer to na naka CIS. At tapos reactor. Ang daming mga board na nakalagay dito sa kanyang frame, mayroong wave, may reactor, may etc. Ayan. Pero meron din dito ang lining na kulay itim. Siya nga pala guys, nakalimutan ko sabihin. Yung kanyang top tube, hindi rin siya smooth welding. Ayan o.
So makikita nyo, maraming pagkaka-welding. Yan, uod ng pagkaka-welding. Pero meron ditong maliit na welding. Dito nagdikit ang down tube saka top tube. So yun, makikita nyo. So yung ibang bike, magkahiwalay si top tube saka down tube. Pero ito medyo nagkadikit siya ng konti. Oh. Yan. Dito sa kanyang down tube, may makikita kayong medyo pabend ng konti. Yan, oh. Medyo astigin tingnan pag medyo may pabend eh. So punta tayo ngayon sa kanyang fork. Yung fork niya guys, ito. Na-magnet ko na to kanina. Bakal yung kanyang crown, bakal yung kanyang arc, bakal yung kanyang stanchion, pati yung lower bakal. Gawa yan ng Tosic. Guys, sticker lang itong nakalagay na Tosic na to. So kung gusto nyo tanggalin, pwede nyo tanggalin yan. At meron tayo dito guys na manual lockout. Ayan o. Oh. Close open, close open. Siyempre dito sa kabila, meron tayong preload na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam para saan. De, joke lang. At siyempre, ito sinukat ko 110 mm yung kanyang stanchion. Yan, 110 mm yan. So punta tayo sa kanyang wheel set. So ito yung wheel set niya, oh. Yan. Punta tayo ngayon sa kanya munang hubs. Yung hubs niya guys, alloy, gawa ni Sheng Fu. Yan, Sheng Fu. Tatak pa lang, alam na natin na inchik yan. At ang kanyang holes ay binilang ko yan, 32 holes ang kanyang hubs na naka quick release na. Yan, naka quick release. Siyempre yung kanyang spokes ay bakal. At ang kanyang rim ay double wall alloy. Nag-research ako guys, sabi nila reflective daw to. Yan. Paki-comment na lang guys kung nakabili na kayo ng ganitong bike at totoong reflective nga siya. Meron daw parang uka yung rim niya dito. Yan. At ang kanyang gulong ay gawa ng compass. Ayan guys, oh, compass. Ayan o, oh, nakalagay. Compass. Na 30 TPI light wire bead 2x2. Na ang size ay 27.5 by 2.10. Ayan, 27.5 by 2.10. So punta tayo sa kabila. So sa kabila ganun din, naka-alloy ang kanyang hubs na gawa ni Sheng Fu na naka 32 holes. Baka lang kanyang natawag dito ang kanyang spokes o rayos. At ang kanyang rims ay double wall alloy. Ayan o. At compass na gulong. Ayan, compass na 27.5 by 2.10. Ayan. So lahat naman ng budget bikes o build bikes na nababike check natin guys, parehas lang ang harap at likod. Ayan. So nandito na rin naman tayo, diretso na tayo sa kanyang cogs. Ayan yung cogs niya guys, oh. Ayan. O yung kanyang sprocket. So ang kanyang sprocket or cogs ay 10 speed. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tsa, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed na 11 to 36 teeth. 11 to 36 teeth, gawa yan ni Sunshine ang ating cogs. At ang kanyang RD ay gawa ni Senza MX-10. So gamot siya, gamot MX capsule. Yan. At ang kanyang kadena, ang kanyang kadena ay malanges. Ayan, bagong-bago, malanges, kumakatas pa. Wala akong makitang tatak ng ating kadena guys, pero may nakita akong nakasulat na 10S. Ayan o, oh, katas o, oh. Ayan o. Oh. At ang kanyang crank, ang crank ay gawa ni Tosic. Ayan, ang crank arm niya 170mm, made of alloy, square tapered. Etong guys, nakikita nyo na to ay plastic. So pwede nyo tanggalin yan, naka-screw lang yan sa likod. Naka 3x ang ating crank, 1, 2, 3. Kung hindi ako nagkakamali ay 24, 32. At ang chainring niya guys ay gawa sa bakal. At yung kanyang FD guys, so nakikita natin. Ayan, pakitama na lang ako guys kung mali ako. Clamp type yata ang FD natin. Walang tatak, pero palagay ko sensor rin to. Ayan. So dahil na-check natin ang FD at RD, punta tayo sa kanyang shifter. So yung shifter niya again. Ayan guys. Ang shifter niya ay Senza MX-10A.
Tapos sa kabila ay Senza MX3. So naka 3x ang ating crank at naka 10 speed ang ating cogs. So nandito na rin naman tayo, diretso na tayo. Eto guys ko, tinitingnan to kanina pa. So baliktaran yata to eh. Itong tatak ng ating hydraulic lever. So kung titingnan mo dito, YCY. Tapos pag tinignan mo dito sa kabila, parang RDR. Yan, bahala na kayo kung anong basa dyan. RDR ba o YCY? So yan ang gawa ng ating brake lever. Tapos ito guys, na-magnet ko ito kanina. Alloy ang ating brake lever. Ayan, alloy yan. Then, kabila, ganun din. Yan. Wala siya nung ano, kagaya nung ibang bike na nakikita ko na merong adjustan nung travel nung lever. Wala oh. Nahanap ko yung tornilyo, wala akong makita. Ayan, baka nandito sa ilalim. Ayan. So, wala siya nung adjustan. Tapos, itong kanyang handlebar. Yung handlebar niya, 680 mm yung haba. Kung hindi ako nagkakamali, guys, low rise yata tawag dito. Ayan. Nagawa ng Tosic, made of alloy yung kanyang handlebar. At ang kanyang stem ay, kung hindi ako nagkakamali, guys, 65 yata ito. Ayan, pakitama na lang tayo, guys. At gawa, yan, syempre, ni Tosic. Ayan, Tosic, guys, Tosic. Ang ating stem, alloy din yan. At dami nating spacer. Ayan, dami oh. Sa dalawa, tatlo, apat na spacer na 1 cm lahat. Tapos ito ang kanyang dust cover. Yung headset niya, walang tatak guys, walang tatak. Ayan, tatakbuhin yan. Walang tatak eh. So, punta tayo sa kanyang seat clamp. Yung cellphone natin, paibay ba ng focus eh. Kung kani-kanino tumitingin eh. Ayan oh, may dumadaan yatang chicks. Ang seat clamp natin ay alloy na. Yan, alloy. At ang seat post natin ay 30.4. Kung hindi ako nagkakamali, walang tatak na 350 mm ang haba. Tapos ito yung kanyang upuan guys oh. Ayan oh, yan. Ang haba dito, yan oh, haba oh. Tapos ang liit. Ito parang nilamig na ano eh. Alam nyo na yun. Ayan o, di mo lumiliit o. Ayan, tapos medyo manipis lang or makitid yung pisngi. Ayan, parang pisngi ng puwit yan. At dito, parang may kanal. Ayan o, parang pag naihi ka, dito na lang tutulo sa likod. Ayan o, ayan. At ang kanyang foam, ayan, manipis. Manipis yung foam niya at malambot. Ayan, malambot o. So, punta tayo sa kanyang brake caliper at disc rotor. Ikot tayo. Guys, ito ang kanyang brake caliper. Ayan, mukhang ang ating lever ay YCY. Kasi nakita ko dito sa kanyang caliper. Ayan o, YCY. Ayan. So, naka-hydraulic brakes tayo na IS mount. Ayan. At ang ating rotor ay pangkaraniwan na 160 mm. So, punta tayo sa kabila. Ito yung kanyang kabila, YCY na brake caliper na naka-post mount. So kung naka-IS mount ang ating sa preno, naka-post mount naman ang ating sa likod. Siyempre, 160 mm na rotor. So dito tayo guys, yun nga nyo. Lapad talaga nito. Guys, nalalaparan talaga ako sa drop out niya. Ayan, tapos ang taba dito. Ayan, oh. Kakaiba yung design ng kanyang drop out. At ito yung kabilang side ng crank niya guys, oh. Ayan, naka-square tapered aluminum. Ayan, o. Oh. Ito nga pala, guys, bago ko makalimutan yung kanyang pedal. Ang pedal niya malapad. Gawa sa alloy at ball bearing. Ayan, ball bearing pa yan. Tatagal at tatagal din yan. Dito nga pala, guys, lumabas yung kable ng FD at saka ng RD. So, kung may pinasok tayo, syempre, may ilalabas tayo. Ayan, o. Oh. FD at RD dito sa frame. Ito naman, ito yung preno sa likod. Ayan. So, dumaan siya sa ilalim ng chainstay. Tapos, lumabas dito. Ayan. Ito guys, PS, pahabol sulat. Hindi, joke. Hihahabol ko lang. Itong fork natin guys ay straight tube. Pero yung head tube natin ay tapered. So, base sa pagtanong-tanong ko,
gumamit lang ng adapter o spacer para may ilagay itong straight tube na fork dito sa tapered na head tube. So kung magpapalit kayo ng fork, hahanap kayo ng fork na tapered na rin. Yan. So ayan guys ang ating bike check video ng Tosic Bruno na mabibili sa halagang 10,500 pesos yung kanilang 29er at 10,000 pesos yung kanilang 27.5. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop na matatagpuan sa Sandico Street, Abangan Sur, Marilao, Bulacan. Lalagay ko na lang sa description guys yung Facebook link nila pati yung Google Map kung sakaling gusto nyong pumunta. So yan o, shoutout nga pala dun sa mga... Ayan, shoutout nga pala dun sa mga kasama ko ngayon dito, mga nagpapagawa. Ayan. Hello. So kung nagustuhan niyo yung video guys, huwag kalimutang pindutin ng like. At mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo sa bago nating bike check video ng Bruno na Tosic. Ayan. So at lalong-lalo na huwag kalimutang pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo ng panibagong video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita kits. Bye-bye. Babush! Bon voyage! Ayan, daming tao. Ayan.